Hindi ito yun. Ang alin? Ay, hindi po. Iba po amoy niya. Oo, wala. Wala kayong pinag-uusapan. Rinig na rinig ko eh. Hindi, meron kami pinag-uusapan. Sinasabi ko wala akong pera. Nihiram sana ako. Pipito my friend. Kaya nga, alam ko nga. Kaya nga sinabi ko wala, di ba? Pero alam mo, pag-iraman muna ako. Gusto ko kasi maghiram ng pera dahil tatayo ako na yung negosyo. At kailangan ko ng kapital. Kapital? Ako, nakailang utang ka na sa akin. Sasabihin mo, gagawin mo kapital. Wala naman nangyayari. Hindi utang to, ha? This is a loan. Ano ba Tagalog ng loan? Di ba utang? Oo, pero di ba sabasang utang ito? Pag umuokin na lahat, babayaran kita with interest. Ano ba yung negosyo na iisip mo? Hindi ko pa alam eh. Pero mag-iisip ako ng madaling pagkakitaan. Don't worry. Ay, may kilala ako. Naging lending investor. Yan. Ang bilis nyo lang nabawi yung puhunan. Ano? Magpapautang ako? No way! No way! Mahirap magpautang, ano? Eh, yung mga ibang balasubas dyan eh. Mangungutang tapos hindi naman magbabayad. Uy, talaga? May kakilala ka? Wala. Nako, ako meron. Ano ba naman kayo ng Tommy? Eh, ano bang mabibili nito ni nga isang kilong bigas? Di mabibili nito eh. Ayaw pa ba yun? Di konti lang mabibili mo, mababawasan ang timbang mo. Ganun, mababawasan ang timbang mo. Mati ka siya! Ano ba? Ano naman ginawa mo? Wala! Anong wala? Eh, sire, may utang sa akin yung 500 pagkatapos ang babayad, 20 lang. Hoy, huwag mo naman nilalang yung 20. Alam mo, kahit maliit na halaga yan, yan ang bumago ng buhay ko nung tumaya ako sa loan. Oo, tao, sabi ko sa'yo eh. Huwag mo nilalang yung binigay ko sa'yo. Ha! Pepito, my friend. Since we're on the subject of the lotto, baka pwede mo ko pahirmin ng 20 pesos para makataya ako. Wala ka talagang kahihiyan eh, no? Sige na. Malay mo, baka manalo ako. Tapos, mababayaran ko lahat ng utang ko sa'yo. Ayaw mo ba yun? Talaga. Sige na, please. Ano ba? Sige na. Okay, yes! Oh, 20. Yes! Thank you, Pepito, my friend. Pepito, my friend. Baka pwede mong dagdagan ng konti ito. Para makabili ako ng scratch card. Mas may chance ako manalo kung may scratch card eh. Thank you. Ito. Ha, ito? Piso lang? Uy, huwag mo nila lang yan. Importante yan. Paano importante? Pangkaskas ng scratch card mo. Good evening, my friend! Teka, paano nakapasok to? Ay, sorry sir, nakalimutan ko po ilaki yung pinto. Ay, kumain ka na ba? Sumalo ka na rito. No, thank you, Elsa, my friend. Alam mo, makita ko lang kayong busog. Parang busog na rin ako. Ako, mga linyahan nyo talaga eh. Siguro may kailangan na naman kayo. Hindi na naman kayo nakapagbayad ng oriente, no? Excuse me, nagbayad na ako. Hindi po kayo nakapagbayad ng tubig, no? Nagbayad na rin. Ay, alam ko na, wala kayong load. Meron! Anong ginagawa mo dito? Eh, uutang sana ako sa'yo eh. Mira! Alam ba nabayaran mo na lahat ng babayaran mo? Eh, kasi yung pinambayad ko sa utang ko, inutang ko rin sa kakilala ko. Eh, sinisigin na ako eh. Eh, wala akong papautang sa'yo. Sige na naman, Pepito, my friend. Ikaw, pag iba naniningil sa'yo, nagbabayad ka. Tapos pag ako kung ano-ano dahilan mo, ha? Babayad naman ako eh. Pag may sweldo na ako. Kailangan sa sweldo. Pag may trabaho na ako. Kailangan magkakatrabaho. Pautangin mo ako ng pamasahe. Hahanap ako ng trabaho. I swear, babayaran kita. Just give me time. Ano ka ba naman, Tommy? Puro ka time. Hindi ka na naubusan ng time. Time. Prison time talaga ang mapapala mo sa akin pag hindi mo ako binayaran next week. Hi, Aling Tora. Ito na po yung in-order nyo kay Ma'am Elsa. May dagdag na daw po yan. Ay, maraming salamat, iha! Maraming salamat, Kamo. Ito yung bayad. Ay. Thank you very much. Salamat po. Yung usapan natin, ha? Next week, bibigyan mo ako. Kung hindi, ipapadampot na talaga kita. Okay. Lagot ka mong Tommy.
Is there a chance, Maria, na pwede kong hiramin muna yung 500 pesos na yan? Kahit sandali lang. Sabi mo lang kay Elsa na kailangan ko. My life depends on it. Sige po. Thank you, my... Thank you so much, Maria, my friend. Thank you. Okay na to, baby. Sige, ma'am. Uy! Elsa, sige naman, oh. Ako na lang maging marketing head ng Easter business mo. Hindi ko kailangan. May mga customer ako. Oo nga naman po. Eh kasi baka mamaya, imbis na dumami yung customer ni ma'am, kumonte dahil sa inyo. Sige na naman, Elsa. Talagang kailangan ko kasi ng pera, eh. Pero I'm sure kunento naman sa'yo ni Pepito, my friend, na napakagaling kong empleyado, di ba? Ah! Alam mo, baka ma-infect yan, ha? Baka ma-infect yan, may kakilala ako na nahiwa yung daliri, na-amputate tuloy yung daliri niya. Oh? Ano, nakakatakot naman. Ano po ibig sabihin na amputate? Pinutol yung daliri. Ah, yun pala yung English ng amputol. Kaya kailangan, kasi gusto nyo mo na kaagad yan. Mm-hmm. Dahil kung hindi, baka ma-infect yan. Sige na, ako na bahala rito. Sige na, gamutin mo muna yan. Ay, Tommy. Opa, opa. Hindi ko nga kailangan ng marketing head, ha? Oh, sige, sige. Huwag ng marketing head. Ako na lang papalit kay Maria. Babalatan ko ito for 300 pesos per day. I'm doing it. Sabihin mo kay Elsa, maraming salamat, ha? Ay, talaga, Mang Tommy. Ginawa niyo yung grocery kusina namin, eh. Makabait talaga ng ma'am ko. Can I say? Charming kasi ako, eh. Sige na. Uy! Mukhang masayang-masaya ka ngayon, ah. Don't tell me! Sweldo mo kasi ngayon, ah. Pasensya na ako, Mang Tommy, pero hindi po ako magpapautang. What? Why? Hindi naman ako utang sa iyo, eh. Sa tingin mo ba, yun ang ipinunta ko rito? Huwag mo na sagutin yun. Eh, kasi pa may pinag-iipon na po ang gitara. Ah, ganun ba? Anong klase? Ito po. Ito, binibenta po sa akin, 30,000, eh. Kaso wala po kasi yung... Tinawaran mo na ba? Hindi pa nga po, sinaihiya ako, eh. Alam mo naman, lahat ng bagay sa mundo, basta may presyo, pwedeng tawaran. Tulungan na lang kaya kita. Talaga ho? Of course! Bigay mo na lang sa akin yung number ng seller, ako na tatawad sa kanya. Gagawin niyo ho yun? Of course! Hindi kayo maniningil? Hindi ako maniningil. Pero kung may matitipid ka, baka gusto mo i-donate, ibigay mo sa mga nangangailangan. Kahit na 500 pesos man lang. Sige po. Saan ko po ibibigay? Sa simbahan? Sa bayampunan? Tommy Giones Foundation. Hi, Maria. Good morning, Pepito, my friend! Panita ko, on leave ka ngayon. Oo, eh. Nakaka-stress sa opisina, eh. Pero ba't ganun, ano? Parang nasa stress na rin ako dito sa bahay. Bakit nga? Gusto mo sagutin ko yan? Huwag na. Tumahan na ako para makipagkwentuhan sa'yo. Hindi ka mamumutang? Hindi, no. Magkikwentong nga lang ako sa'yo, eh. Tungkol saan? Eto ko sa inaanak ko sa Binyag. Oh. Dumating siya sa Manila lately. Mm. Eh, matagal na kami din nakita. 20 years, bino mo. O, tapos? Nahiya kasi ako sa kanya. Dahil kahit minsan, hindi ko nabigyan ng aginaldo yan. So gusto ko sana humirap sa iyo ng pera para mabigyan ko naman siya ng kahit na konting pamasko. Eh, di mangungutang ka rin. Hindi na mo pa sa pakwento-kwento. Ah, sige, iba lang kayong kwento ko. Hindi na, okay na. Busy ako, marami akong gagawin. No, you're not. You're on leave. Where are you going to take me for Christmas? Bakit ako? Eh, hindi ba dapat ikaw ang nagtatanong sa akin yan? Yeah. Alam mo naman eh, talagang walang-wala ako ngayon eh. Ngayon lang ba? Eh, hindi ba ganyan din naman ang dahilan mo sa akin last Christmas? I'm sorry if all I can give you is my love. I'm really sorry. O, sige na nga. Bilang kitang mahal.
Dahil dyan, napag-isipan ko na ang pupuntahan natin ay yung paborito nating lugar. Pagkatapos, ano ba, Tommy? Huh? Ano ba? Tommy! Hi, Butch! Ano ginagawa mo rito? Tinatanong pa ba yan? Dito ako para kolektahin yung utang mo. Hindi ba ang usapan natin eh, babayaran kita after Christmas? Di ba ang usapan natin, bayad mo na ng buo yung utang mo bago ang Pasko? Yung ba ang usapan natin? Are you sure? Maliit lang. Ah, naliliit ang ka sa 20 mil. Gawin nating 30 mil kasama yung interest. 30 mil? Grabe naman, ang taas naman yan. Illegal na yan. Huwag ka mangialam dito. Usapan namin ito. Bibigyan kita ng 3 araw. Okay. Pag hindi ka nakabayad, aray. Baka sa ospital ka mag-asin. Aray. Oo, sige. 3 araw. Bigay mo ko 3 araw. Yun. Paano? Merry Christmas, ha? Para tulungan mo naman ako. Sakit eh. Hindi dyan. Yung bulsa ko, pwede ko bang mahirap yung bonus mo? Ha? Para! Bahala ka sa buhay mo! Tatanong lang naman eh. Pabayaran naman kita eh. Yeah. Ang ibig mo sabihin ay human lie detector ka? Parang ganun na nga. Sige nga, i-testing natin. Ha? Ngayon, kung mali ang sagot mo, pauutangin mo. Oh, kung tama naman ang sagot mo, babalik ko sa yung utang ko sa'yo. Ano? Sinungaling. What? Eh, hindi naman talaga kayo nababayad ng utang, di ba? You're lying. I'm not lying. Teka. Oh, payag na ako. Ah, sige. May nunal ako dito. Nagsisinungaling ka. What? Paano mo alam na nasa kaliwa ko yung nunal ko? Nakita mo na ba ako nakuban? Nako, hindi naman na kailangan makita ni Ma'am Esa yung kung nasaan talaga yung nunal nyo. Sinungaling naman talaga kayo. Oo nga, Mang Tommy. Kahit ata bulag kami, alam namin ang nagsisinungaling ito. Oo, ano, Mang Tommy. Babayaran nyo na ba si Ma'am? What? Liar ako, hindi ba? Kaya hindi ko babayaran yung utang ko. I lied. Kayo talaga, Mang Tommy, ang expert sa lying. Ay! Alam niyo ba kung ano ang masama? Ang masama ay yung nag-iisip ka ng masama. Especially sa mga taong may kasalanan sa'yo. Like me. Palaging iniisip ng mga iba na inigi-scam lang ako. Now, well, that is sometimes true. May moments din ako na honest naman ako. Remember, life is not black and white. Kahit gaano sila kasama, it's unfair na pag-isipan sila ng masama. Dahil yung good deeds, hindi naman exclusive sa mabait lang. And that, you have to remember, my friend.